Japanese food, gagawa kasi ako ng cheesy ube pie. So, first thing, gagawin ko muna yung pinaka-piling niya, yung ube halaya. So, ito purple lang siya. Nag-mix lang ako ng condensed, saka yung ube flavor para mas maganda yung kulay niya. So, inimix-mix lang natin ito hanggang sa makuha na natin yung light texture. Come on. So, gagawa na tayo ng ating cheesy ube pie. Ito yung ating ube halaya. As you can see, ang ganda ng kanyang texture. So, ube halaya. And cheese. And ito na yung ating pangbalot ng pie. So, ayan siya. So, binili ko lang ito ready to make na siya. Para di na ako hirap kasing gumawa ng dough ng pie. So, ikakat lang natin siya into 4. Just like that. So, ganyan lang siya, diba? Lalagyan natin ng piling yung, I think 1 spoon is enough, ng ube halaya. Para pag kinlose natin siya, hindi lalabas yung pinaka-piling natin, para pag pinirito natin. Maganda pa rin siya. Tapos, lalagyan lang natin siya ng cheese, kung gusto niya mag-cheesy ube pie, and then, i-close lang natin. So, yung pag-close ko, using fork. Ito, press niya lang yung lolo, para ma-close siya. Ganyan lang siya. Para pag pinirito natin, maganda. So, ganyan lang siya. So, kasi kung gusto niya siyang iprito, or oven, or air fryer. So, diba? So, ayan na siya. Ready na yung ating ube pie. So, lalagay ko lang siya sa freezer ng mga at least 30 minutes. And then, after that, ito try na natin siyang iprito. Baby.